Miss Kara, I would like to introduce Dr. Rob, my husband. Hi, Dr. Rob. Nice to meet you. Is he the DJ? No. For today. For today. Marunong ka ba mag-Tagalog? Konti lang po. Konti lang po. I'm trying to learn. Oh, like, maganda ka, Patricia. Maganda ka, Genesis. Maganda, yeah. Oh, syempre. At ito yung mga anak ninyo. This is my son, RJ. Oh, hi, RJ. Batang lalaki. Ang galing, ha? How long have you been here in the Philippines? 4 months. 4 months? Song Americano, pero pusong Pinoy. Yeah! Ngayon ko lang nakita sa lahat ng pinuntahan ko sa powerhouse, ang bahay na walang gripo. Explain mo nga sa akin, bakit walang gripo itong bahay mo? Gusto ko ma-experience ng asawa ko tsaka ng mga anak ko. Paano gumamit ng tabo? Diyos ko! Kasi yung ano namin, yung water namin, galing siya sa ano, bukal. Mm-mm. So, yung bukal na yun, ilalagay, meron lang kaming embaka ng tubig. Mm-mm. Tapos, yan, kinukuha ko lang para din ano siya, tipid din siya sa ano, paggamit ng tubig. Kasi nung bata ka, ganyan. Oo, ganito ako nung bata ko. Wala kami kasing, buti nga meron na kami lababo. Oo. Dati wala. Tapos ano, yung asawa ko, pina-experience ko siyang maligo ng nagtatabo na, di ba, sanay lagi sila sa hot water, gano'n. Wala mo kami hot water dito eh. So, maganda na mga experience daw. So, gusto mong iparamdam sa mga anak mo tsaka sa asawa mo yung buhay probinsya? Yes. Para at the same time din, ano, pag bumalik sila sa Amerika, ma-realize nila na kung gaano sila ka-bless. Araw-araw, kailangan ni Rob magpanik-panaog para lang mag-igib, para pampaligo ng pamilya at tubig panghugas sa kusina. So one of the things that was so important to me when we decided to come to the Philippines is that our kids experience the Philippines culture and learn the way that their mom grew up. Because, you know, in the United States, it's almost become too easy. Everything is given to the kids and kids are getting a little bit lazy. Sa kanyang concert sa San Diego, California, nakilala ni Patricia si Rob. Para kay Patricia, hulog ng langit si Rob sa kanya. Meron kaming common friends, pinakilala kami. And nung time na yon, I have neck problem. Oo. And nung na-meet ko siya, sabi ko, chiropractor. Sabi ko, loka, ito na yun ah. So, nung nandun na kami sa beach, hiniyakap niya kagad ako. Sabi niya, for some reason. Ang bilis. So, for some reason, I feel like I love to hug you and kiss you. Ganyan. Sabi ko, second date. Ganun. May ganun kagad. Tapos yun, after nun, we communicate parati. Very ano naman siya, porsigido. Na pagbalik ko dito, nagpapadala ng flowers, ganun. Tapos after 9 months, nag-ano na kami, engage. Wow! Yeah. Nung natapos yung bahay, sabi ko, yan, meron ng sopa, meron ng bintana, yan. May bubong na. May bubong na. Yung pamilya ko, alam ko na meron silang titiran. Sa bawat pinto, yung tatlo kong kapatid, meron sila doon. Ganyan. Yung punta na ako sa States. Kumbaga, ikaw naman. Oo. Matapos ang 2 taon, nagpakasal sina Patricia at Rob, biniyayaan sila ng 2 anak, sina Robert Douglas at Ryan James. I knew it immediately when I saw her, just the quality, the genuine, the pureness of her heart. I felt that immediately upon meeting her. Dahil sa hilig sa musika, ininganyo siya ng kanyang asawang pag-aralan ang pagiging DJ. Na kalaunan, pinagkakitaan na rin ni Patricia. Sabi ng asawa ko, hindi na siya sanay sa akin na nag-work ako sa normal job daw. Pero pa yung nag-encourage sa akin, mag-aral ka mag-DJ. Kasi pag yung mga female DJ ngayon, they're hot, sabi nga. Mga nagpa-fundraising ako parati sa mga charity, ganyan. Binigyan ako ng congressional na community service. Wow! So sabi ko, wow, hindi lang pala sa Pilipinas ko pwedeng gawin to dito. Makikita rin nila yung mga hard work ko na ganyan.